Hi guys! So today, yung video na gagawin ko, guys, wala muna siyang kahit anong mukbang or kahit anong taste test. And kinuha ko talagang makapag-film ngayong gabi para ma-share ko to sa inyo agad-agad, bukas ng umaga habang napapanood nyo to, guys. Dahil feeling ko, guys, kailangan natin malaman lahat kung ano yung mga dapat natin gawin para ma-prevent na magkaroon din ng sakit. So alam ko, guys, hindi ako doktor at hindi rin ako eksperto, pero ito yung mga ginagawa kong ways para ma-prevent kung magkaroon ng coronavirus or yung sakit na mas kilala ngayon na COVID-19. Una kong ginagawa, guys, is umiinom ako ng maraming tubig. Dati, guys, yung pag-inom ko ng tubig, as in, bawat tumbler sa bahay, guys, punong-puno siya ng tubig kasi iniinom ko siya. Pero ngayon, guys, nag-add ako ng lemon at cucumber sa tubig ko para magkaroon din siya ng vitamin C dahil pag may vitamin C yung iniinom mo tubig, guys, lalakas yung resistensya mo. Kaya naman, guys, kung kaya natin lagyan ng lemon at cucumber yung tubig natin, guys, lagyan natin para magkaroon din siya ng mas sustansya, di ba? So, maliban sa pag-inom ng maraming tubig, guys, pag feeling ko lalagnatin na ako or parang sumasakit na yung lalamunan ko, agad akong nag-gargle ng Bactidol, guys. Sobrang effective nito at sobrang maaalis niya yung masakit sa lalamunan mo. And then, guys, parang may nabasa din ako or nabalitaan ako na maganda rin inumin yung mga luya. So, guys, may natuklasan ako na parang tolak angin at saka Lola Remedios dito na pag masakit din yung lalamunan mo, guys, instant relief yung bibigay nila sa'yo. Minsan, guys, gumagawa rin ako ng inumin, lalong-lalo na sa hot water. Naglalagay ako ng calamansi concentrate, tapos naglalagay ako ng konting honey. Tapos imimix ko lang sa baso, guys, and then iinumin ko siya. Sobrang nakakapagpalakas din ng resistensya yung mga to. Siyempre, guys, ang pag-inom ng vitamin C at ang pag-inom ng mga multivitamins, lalong-lalo na yung mga may zinc, sobrang nakakatulong din para lumakas ang immune system mo. Minsan, guys, yung ginagawa ko sa vitamin C, pag 500 mg sila, ginagawa ko silang 4 capsules a day. So, 2,000 mg yung total na naiinom ko sa loob ng isang araw, guys. Pero kung ayaw nyo naman gawin yung 2,000 capsules, guys, pwede naman kayong uminom ng 1,000 mg lang. Like, isa sa umaga, tapos isa rin sa gabi. Meron din akong linalagay na parang tablet, guys, sa water ko sa isang baso. Ito yung Beroka. Parang pampalakas din siya ng immune system, guys, dahil sabi niya dito sa packaging niya, meron na siyang vitamin B complex, meron na rin siyang ascorbic acid, which is yung vitamin C, meron na rin siyang calcium, magnesium, and zinc. So, kumpletong-kumpleto siya, guys. So, maliban sa mga iniinom kong gamot, guys, and pag-inom ko ng tubig para makapagpalakas ng immune system, dapat maging aware din tayo sa ating hygiene. So, ang paghugas ng kamay gamit ang sabon, sobrang mabilis makatulong yun, guys, na luminis ang ating kamay. Dahil yung kamay, di ba, guys, siya yung pinaka-useful sa ating lahat kasi hahawak siya nito, hahawak siya dito, tapos hahawakan mo yung bibig mo, hahawakan mo yung mukha mo. Guys, mabilis makapagkalat kasi ng virus yon. So, mabisa na maghugas lagi tayo ng kamay. So, make sure, guys, meron kayong mga hand soap sa mga sa banyo ninyo, sa lababo ninyo, sa kusina, para pag naghugas kayo, guys, siguradong mamamatay yung mga germs and bacterias. May sinabi pala sila, guys, di ba, pag naghugas ka daw ng kamay, parang kakantahin mo yung buong happy birthday na song. Pero parang ngayon, meron na kasing isa ibang ginawa. Parang may sasabihin ka lang na four na parang phrases. Like, sasabihin mo lang na, I'm sorry, I love you, thank you, God bless. Then, repeat mo lang siya ng 6 na beses. Siyempre, guys, sobrang importante rin ng alcohol, lalo na ngayon. Alam ko, guys, nagkakaroon ng panic buying dito sa ating bansa, like sa Philippines, dahil nga sobrang nagkakaubusan ng alcohol, guys, and feeling ko, kung feeling nyo sapat na yung alcohol, guys, hindi nyo naman kailangan ubusin yung mga nakikita nyo sa mga shelves. Kasi, guys, maraming tao ang nangangailangan ng alcohol. May nakita ko sa Facebook na parang sinabi nila na paano naman daw yung mga walang pambili, like, hindi pa nagsisweldo. Diba, guys, sana maisip natin na magtira para sa kanila. Alam ko, iniisip nyo yung sarili ninyo. Pero, guys, sana huwag kayong mag-panic buying na sobrang marami yung bilhin nyo na parang hoarding na. Guys, sana makapagtira tayo sa mga iba. So, ang ginagawa ko, guys, mayroon akong alcohol sa bag ko and ito, lagi lang siya nasa bahay para kung ano man yung nahawakan mo, ipapump mo lang siya, guys, makakapag-alcohol ka na. So, dapat, guys, lagi tayong nagsasanitize. And meron nga pala ako dito, guys, na mga hand sanitizer din na pwedeng ilagay sa bag or pwedeng iwan din sa sasakyan. So, maliban sa paggawa ng proper hygiene, guys, sa paghugas ng kamay, pag-alcohol, siguro, guys, dapat din tayong mag-disinfect. So, dapat meron tayo laging
Clorox sa ating bahay, like pagpupunasin natin yung mga table, yung mga pinagkainan, guys. Sa basahan na basa, tapos lagyan mo lang ng konting Clorox, malilinis niya yung mga bacterias and mga germs and mga viruses. So maliban sa Clorox, guys, dapat meron din tayo laging Lysol. Meron dapat tayong disinfectant spray para spray natin sa mga, kung ayon sa bawat sulok ng inyong mga bahay. Meron din pala ako dito, guys, na Lysol to go, disinfectant spray. Nilalagay ko to, guys, sa bag ko para lagi tayong ready. So meron din ako dito, guys, na antibacterial wipes. Ginagamit ko rin siya, guys, pag kung ayon hindi ka makahanap ng faucet para maghugas ng kamay, at least meron kang dalang hand wipes para makapagpunas ka rin ng kamay mo. And kung uupo ka sa mga public transportation, sa mga matataong lugar, guys, so pwede mo munang punasan. Guys, di baling matawag ka ng maarte sa panahon ngayon, para makaiwas lang sa sakit, kailangan mo talagang maging malinis. Meron din ako dito, guys, ng face mask. Kung nakikita nyo, guys, nasa Ziploc siya, dahil sobrang ito na lang yung natira sa lahat ng mga face mask ko, guys. Like, last year, sobrang dami ko ng face mask and lagi kasi ako nagsusot ng face mask dati, guys. And hindi ko lubos akalain na this 2020 magiging sobrang essential sila. Kung nakikita nyo, guys, isa na lang siya dahil nga sobrang nagkakaubusan sa mga bawat butika, sa mga bawat pharmacy. Sobrang nagkakaubusan kasi talaga, guys, and sobrang nangangailangan yung mga tao ng ganito. And I hope, guys, merong enough na supplies, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa hospitals. Kasi, guys, sila talagang may kailangan na magsuot ng face mask, lalo na ngayon. Meron din ako dito, guys, na N95 para kung talagang mag-spread na siya sa Pampanga or kahit saan, heaven forbid, sana hindi naman. Guys, kung nakikita nyo, nasa Ziploc siya dahil hindi naman sa ayoko siyang gamitin, pero ayokong isipin yung point na kailangan mo na siyang gamitin dahil sobrang laganap na, alam mo yun. Guys, ginawa ko yung video na to hindi para manakot dahil alam ko ako mismo sa sarili ko natatakot ako kung ano yung mangyayari, pero guys, ginawa ko to para maging aware tayong lahat and para makaiwas tayo. As of now, ngayong nag-film ako, guys, nabasa ko na naglabas na ng statement yung JBL Hospital dito sa Pampanga, sa may San Fernando, na meron na daw silang 2 confirmed cases. Nakakatakot siya, guys, in a way na dahil sa social media, lagi mong nababasa lahat. Minsan, thankful tayo na may social media kasi nagiging informed tayo, nagiging aware tayo. Pero minsan, guys, may mga informations kasi na parang fake news lang, yung ganun, yung lalo lang tinatakot yung mga tao. And I think kailangan ko rin gumawa ng video na ganito dahil ayoko naman isipin ninyo na puro parang wala akong pakialam sa nangyayari. Yes, guys, sinamin ko noong una wala talaga akong gustong mabalitaan dahil sobrang natatakot ako. Like, nung 2 cases pa lang, ngayon 49 or sana hindi na dumami pa, guys. Mas naging parang vigilant ako, mas parang kailangan alerto ka, kailangan maging matapang ka, kailangan kumain ka ng masustansyang pagkain para yung immune system mo lumakas talaga. Dahil yung mga nalalagyan ng virus, guys, yung mga mahihina yung mga katawan, yung medyo may edad na. Kaya sana tayong lahat mag-ingat tayo, lalong-lalo na yung mga kasama nyong matatanda sa bahay. Sana ingatan nyo sila, guys. And alam ko walang mabisang paraan kung hindi magdasal. Guys, pagkatapos natin gawin ang ating part, isurrender natin lahat kay God dahil si God, di ba, sabi nga nila, do your best and God will do the rest. So, kailangan pa rin natin gawin yung part natin bago gawin ni God yung part niya. Guys, hindi tayo papabayaan ni God and alam ko magkakaroon ng end itong nagiging pandemic na sitwasyon na to. Guys, sinabi nila na pandemic kasi nga, sobrang laganap na siya. Guys, kailangan nating mag-ingat and iwasan muna natin pumunta sa mga matataong lugar, iwasan muna natin maggalagala, iwasan muna natin maglibot-libot. Kung pwedeng magstay muna sa bahay, guys, magstay muna tayo sa bahay. Kung feeling mo may symptoms ka ng COVID-19, huwag kang matakot magpa-check up dahil prevention is always better than cure. So bago ko tapusin yung video na to, guys, gusto ko munang i-share sa inyo yung isa sa mga pinaka-favorite na Bible verses ko. And ito yung Philippians chapter 4 verse 6. Don't worry about anything, instead, pray about everything.
Salamat sa mga nanood and sana may mga na-share akong information sa inyong lahat. God bless us all.